There's a reason for this sound. It's Jesus. At the core of who I am. Isang masaya at mapagpalang gabi po sa ating lahat. And of course, I would like to welcome everyone, nakasama po natin dito sa ating face-to-face gathering at lalo na sa mga nanonood sa kanikanilang tahanan. Welcome po sa ating Thursday Prayer Night. Amen. So patuloy nga po na sabay-sabay tayo. I-share po natin ang ating live streaming. I-like po natin ito. And of course, mag-comment tayo. So ngayong gabi ito, wala po tayong gagawin kundi maging excited sa gagawin ng Panginoon. Sabi nga, let us be excited, expectant, and get ready to be empowered. See you in a while. Come on, let's go. Breaking open every tide of mine. Your love is breathing out into my life. You take my burden and you make it light. You make it light. Come on, bring the sound. Bringing a sound that would break the night. I choose to follow you for all my life. I know that you were always by my side. You're by my side. This is how we party. We define.
Come on, let's go. Come here. Breaking open. I'm breaking open every tide of mine. Your love is breathing out into my life. You take my burden and you make it light. You make it light. Come on, bring the sound. Bringing a sound that would break the night. I choose to follow you for all my life. I know that you were always by my side. You're by my side. For everything. And everything we do, we choose to praise you. No matter what they say, we will go your way. Dancing to you. Once again, good evening and welcome to our Thursday prayer night. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So alam ko, ang bawat isa sa atin ay excited na na makapakinig ng salita ng Diyos. Pero bago yan, of course, tayo muna ay manalangin sa ating Panginoon. Let us close our eyes. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, patuloy na humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Anuman, Panginoon, ang mga bagay, mga salita na aming nasabi na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo, kami po ay iyong patawarin. Lord, lumalapit kami at patuloy na nagpapalinis at kami po ay naniniwala kalakip ang aming pananampalataya na ngayong gabing ito ang aming mga buhay ay magkakaroon ng pagbabago. Kaya naman, Panginoon, patuloy na ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming gagawing pagpupuri at paghinig ng iyong salita. Lord, ngayong gabing ito, hayaan mo ng iyong banal na espiritu ay malaya makakilos sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain ito, ang lahat ng mga gagamitin mo at maging magkasalita at magbabahagi ng iyong salita. Maraming maraming salamat po. Hayaan mo na ikaw ang Diyos na patuloy na maluwalhati, maitaas at madakila ngayong gabi ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po tayo pong lahat ay tumayo at sa mga nasa bahay po ay samahan niyo po kami sa gagawin po nating awitan sa ating Panginoon. Minsan pa tayo pong lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Sa gabi nito, patuloy po tayong umawit at magalak sa Panginoon. Ipakita po natin ang ating pagsamba sa gabi nito. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pikilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapantay sa pag-ibig mo. At paipakita po natin sa ating pag-awit na tayo po ay masaya. Amen! Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Sabay-sabay po tayong lahat ng bawit. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko.
isasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buminsan pa araw-araw, araw-araw ang pupuri. Araw-araw ako ay isasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay sa huling pagkakataon. Isasamba, walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Dakila, O Diyos, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, O Diyos, na ang lahat po ng pagsamba at pag-awit ay para sa iyo. Tanggapin mo po, O Diyos, ang aming pagsamba. Sapagkat ikaw ang tunay na dakila sa lahat. Pagkat ika'y nakilala,
sa diyang dakila, wala sa puso ang mamuli sa iyo, pagkat ika'y dakila, ika'y sa diyang dakila. Sige mga kapatid, patuloy po nating dakilain ang Panginoon sa gabing ito. Nakikita ka ng Diyos at alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Paumpisahan mo na pasalamatan, papurihan ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang pagliligtas at kahabagan. Sa'yo lamang ang pagsamba, sa'yo lamang ang papuri aming Diyos. Hallelujah! We bless your name, Lord Jesus. Kaya't naawit ang diwang na mapuri sa'yo, pagkat ika'y dakila, ika'y sa diyang dakila, mula sa puso ang mapuri sa'yo, pagkat ika'y dakila, ika'y sa dakila, pagkat ika'y dakila, ika'y sa niyang dakila. Sabay-sabay po tayong lahat na umawit. Pagkat ika'y dakila, ika'y sa niyang dakila. Sige, papalakpakan po natin ang Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, kalawalatian. Ang lahat po ay magsabi na Amen, Amen. Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. So ngayon po, tayo ay dadako sa isa pang uri ng pagsamba sa ating Panginoon at yan po ay ang pagbibigay. Sa mga kasama po natin sa face-to-face gathering, tayo po ay magbigay na merong galak sa ating mga puso. And of course, para po sa mga kasamahan natin na nanonood sa kanilang mga tahanan, this is the three ways to give: online bank transactions, drop by to our church and cash collection system per barangay. And of course, para po sa ating mga announcement, sa ating regular church activities, we have online cell group. Pero meron na rin po ngayon na nagaganap na face-to-face cell group. So stay connected po tayo sa ating mga cell leaders. Para po sa lahat ng young professionals, every Friday kayo po ay merong single ready to mingle at 8 p.m. Every Saturday, 288 Zoom mentoring at 7 p.m. Para po sa lahat ng may mga asawa, 6 p.m. every Sunday. And of course, patuloy po namin kayong inaanyayahan. Ito po ay tuwing alas 12 ng tanghali, nagkakaroon po tayo ng daily bread. So napakaganda po ng ginagawa ng ating Panginoon dyan. And of course, ang ating pong G12 National Conference on October 29 to 31. So tayo po ay maaari nang mag-register. Kung paano, kontakin lamang po natin ang ating mga cell leaders. And of course, patuloy rin po nating suportahan ang ating Bless and Wear. This is the fundraising activity of our church. So just follow our FB page or contact Sister Regine Ulang. And of course, ngayon pong October ay sineselebrate po natin ang Pastor's Month, or itatawag nating Pastor's Month Appreciation. So para po maunawaan natin kung ano po itong sinasabi kong ito, panoorin po natin ang video na ito. Hello everyone! We know that this month is Pastor's Appreciation Month. And we believe that we all have a story to tell about our pastors. Yes, that's true.
I remember when I feel broken, sila yung tumayong mga magulang sa akin para i-comfort ako. Ako nga din eh. They helped me and encouraged me to become a better person. At nakita ko rin yung mas plano pa ng Diyos sa buhay ko. And we know that every one of us have their own story to tell regarding our pastors. So now, we want to encourage everyone to share their own stories by posting your own stories with the hashtag #PastorsTouchMyLife. And you have a chance to win a free launch date with our pastors by the end of the month. Deadline of submission is until October 18, 2020, and other details will be posted to our Door of Faith Facebook page. So what are you waiting for? Share your stories now! Dumako sa ating pong panalangin para po sa ating offerings. Let us close our eyes. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at ngayong gabing ito ay patuloy po namin kinikilala na ikaw ang Diyos na nagmamay-ari at pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya naman, Panginoon, nararapat lamang naming ibalik kung ano ang para sa iyo. Lord, dalangin po namin na ang lahat ng salaping ito ay patuloy na magamit sa mas lalo pang ikalalago at ikalalawak ng iyong gawain. At sa pamamagitan nito ay mas marami pang kaluluwa ang madako, Panginoon, sa iglesyang ito. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang buhay ng aming mga leaders, Pastor Kim and Pastor Pia, maging ang buhay ng kanilang mga pamilya, maging po ang lahat ng manggagawa at miyembro ng iglesyang ito. Maraming salamat po sa ipo namin binabalik lahat ng papuri, pasalamat at kataas-taasang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon po ay patuloy po natin ihanda ang ating mga sarili as we welcome and acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Mari po ba natin itaas ang ating dalawang kamay? Habang inaawit ang kantang ito, let us welcome the presence of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Narito kami, tapapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na tanging dalangin kami katagpuin. Ibaranas mo sa amin ang iyong kapag sa amin ang iyong kaluwal hatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalaginay ay bumaba ang kalangitan. Nakita ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan at sa aming kalaginay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
today, let us acknowledge the Holy Spirit. Banal na Espiritu, tinatanggap ka namin sa lugar na ito. Masaya kami na ikaw ay aming makasama at umaasa na ikaw ay patuloy na gagawa't ikilos sa amin maging sa kanya-kanyang tahanan. Salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Samahan mo kami, turuan, patnubayan sa lahat po ng aming gagawin. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Matagal-tagal ding panahon na hindi po ako nakaupo dito. Siguro ilang linggo rin ba yan, Brother Ken, Brother Obet? Buwan na ba? Buwan? Almost 2 months. 2 months. So I'm so excited. At masaya po ako na makapagbahagi, makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating prayer meeting na ito. So salamat, palakpakan natin ng Panginoon. Medyo naninibago tuloy ako sa ating sa aking gagawin. Puro yun. Marami po tayong kasama rito ng mga kapatiran. Mas marami pa rin ang mga kababaihan. Mga kalalakihan, tapang-atao tayo. Huwag kayong matakot pumunta rito. Anyways, mayroong balita ngayon, mga kapatid, na pinapayagan na ata ang senior ngayon. Confirm ba yan? Alin? Ah, hinihintay pa. Pero I think proposal na yon, di ba? Napayagan na ang mga seniors maging mga young people. I think 16 years old to 65 years old. Wow, grabe, ano? Palagay ko matutuwa niyo mga seniors kasi mga young people, nakikita ko lumalabas naman talaga yung mga yan. Pero sa gawain ng Panginoon, dyan tayo ma-excite ngayon. Amen? So, palakpakan natin, sir. I'm so excited, ha? With the, dyan po sa balita na yan. Ako, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Samantalayin ko rin ang pagkakataon na anyayahan kayo sa ating programa na tinawag po nating Our Daily Bread. Kaya araw-araw po yan dahil Daily Bread. So, dyan po ay nagbabahagi ako ng salita ng Diyos kung saan ito po yung aking personal devotion. Sinusundan po natin yung ating scheduled devotion every day, night and day. So, ginagawa ko, alternate ang ginagawa ko po dyan. At hindi lang po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos, ay bilang pastor ninyo ay nagagawa ko po kayong ipanalangin araw-araw. Kaya yan po ang napakaganda po bilang pastor ninyo ay hindi ko lang nararamdaman, no? Kundi alam ko na nagsasama-sama tayo via Zoom at dyan po sa ating FB page, Door of Faith, Binangonan. Mapapanood nyo at makakasama po kayo dyan. So you can type your prayer request, ilagay nyo po sa comment ninyo. Or you can directly chat me para maging specific din ako sa prayer ninyo. At yan po ay 15 minutes lang. 15 minuto lang po yan before 12, 5 minutes before 12. Binubuksan na po natin yung live streaming natin. At the same time, nag-shoutout po tayo dyan, bati-bati. Pero at exactly 12 to 12:15 or 15 minutes, ay tinatapos na po natin yan. Everyday po yan. Sana makasama namin kayo dyan, mga kapatid. Total, kahit mga nasa work, ay lunch break po ninyo yan. Mag-break naman kayo. At napakaganda itong lunch break natin ay kasama po ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo nagla-lunch physically, nagla-lunch din po tayo spiritually. So, subukan nyo po yan, mga kapatid. Everyday po yan. Napakaganda pong programa na ibinigay sa atin ng Diyos. Our Daily Bread. Ayan, okay. So, the title of this message, Develop a Lifestyle of Prayer. Develop a Lifestyle of Prayer. Luke chapter 18, verse 1. He also spoke a parable to them that they must always pray and not give. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Always pray and not give up.
Laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo sa mga alagad, at naniniwala po ako hanggang sa panahon natin yan, ay sinasabi po ng Panginoong Kristo na tayo po ay laging manalangin at huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Naniniwala ako every sincere believer desires to develop a consistent, faithful prayer life. I believe sa panahon po natin ngayon, it's about time to go beyond the frustration. Ano man ang hindi nangyayari pa, ano man ang hindi natin magawa ng paraan, ano man ang hindi pa natin nararanasan, let us develop a lifestyle of prayer. Now, how to develop a lifestyle of prayer? Sapagkat naniniwala ako talaga na lahat ng mga mananampalataya, tunay na nakakilala sa Panginoon, ay meron na po yung pagnanais na manalangin. Nasa iyo na po talaga yan, mga kapatid. Kaya lang, because of our responsibilities in life, demands of life, sometimes, nawawalan tayo ng panahon sa panalangin. Minsan, lumilipas ang isang araw, ay talagang hindi po tayo nakakapanalangin o nakakapag-usap sa Diyos. So, tonight, I want to teach you about two different kinds of prayer that you can begin to use. And when you begin this to use in your life, in your everyday life, these two kinds of prayer, makikita po ninyo na ang panalangin ay magiging natural na lang po sa inyo, mga batid. And you will develop a lifestyle of prayer. Kasi importante po na ang panalangin ay ipinamumuhay yan, mga kapatid. Isang pamumuhay po talaga yan ng isang totoong Kristiyano, ang prayer. So, these are two kinds of prayer. Number one is what I call unceasing prayer, or biblically speaking, unceasing prayer. Ibig sabihin yung walang tigil na panalangin, walang humpay na panalangin. Ano po bang ibig sabihin na tinatawag na unceasing prayer? At ikalawa po ay yung tinatawag kong intentional prayer. Pag sinabi natin intentional, talagang hindi ito biglaan, ano? Kundi sinasadya mo talaga ito. Mga kapatid, ibig sabihin ng intentional prayer ay nagbibigay ng panahon sa panalangin. Ini-schedule mo talaga yan, mga kapatid. Yung unceasing prayer, kahit anong oras yan, kung talagang natututunan mo yung tinatawag na unceasing prayer, kahit anong oras yan, nakahanda kang manalangin. At pag sinabing intentional prayer, ay talagang may schedule ka talaga dyan, mga kapatid. So, pag sinabi nating unceasing prayer is a continual prayer. Tuloy-tuloy po yan, mga kapatid. Kaya sabi ng Tagalog version, walang tigil na panalangin. Ibig sabihin yan, talagang lagi mong nakakausap ang Diyos, kapatid. At aware ka na ang Diyos ay laging nariyan. Aware ka, you're aware of His presence. No? Ang presensya ng Diyos, alam mo na nariyan, kasama mo, kapatid. At itong unceasing prayer, kapag natutunan mo ito, yung walang tigil, walang humpay na panalangin, na maramdaman mo talaga, alam mo, na ang buhay mo ay nasa Panginoon. Kasama mo si Lord at kasama ka ni Lord, kapatid. Nagagawa mo talagang makipag-usap sa Diyos at laman ng isip mo ay si Lord, hindi nawawalay sa isip mo yan. Hindi mo nakakalimutan si Lord sa iyong kaisipan, sa iyong isip. Sapagkat lagi siyang laman ng iyong isip. Dahil alam mong lagi mo siyang kasama. Kapag natutunan mo yan, kahit saan, pwede kang manalangin. Natandaan ko nung araw na pag pumapasok ako sa Mariwasa, nasa sakyan ako, nagpe-pray ako.
At kahit ngayon, kahit nasa sasakyan ako, nagpe-pray ako. Kahit nasaan akong lugar, nakapag-pray ako, mga kapatid. Kayo, kahit yung pagpunta mo sa trabaho, nakasakay ka sa sasakyan, ay pwede ka rin manalangin dyan, kapatid. Kahit nga nagtatrabaho ka, pwede kang manalangin. Nagagawa mong manalangin. And that is what we call biblically unceasing prayer. Yung kahit saan ka naroon, kahit saan ka nalugar, kahit nagluluto ka, ay nagagawa mong makipag-usap sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng walang tigil na panalangin, na kahit anong oras nakakapanalangin ka, kapatid. Hindi ka tumitigil, hindi nawawala yung prayer mo. Unceasing prayer. And then, there is what we call intentional prayer. Intentional prayer is the ceremony to prayer. Ibig sabihin, mga kapatid, nagagawa mo na talaga meron kang disiplina rito. Nagagawa mo talaga maglaan ng oras na kung saan ay walang distraction, walang nakaka-istorbo sa'yo, wala kang ibang ginagawa kundi ito lang. Yung ikaw ay nakikipag-usap sa'yo. Unceasing prayer, anytime. Kahit may ginagawa ka, nagagawa mo makipag-usap sa Diyos. Pero itong intentional prayer, wala kang ibang ginagawa, kundi ito lang. Talagang ikaw ay nasa presence ni Lord at wala kang ibang intensyon gagawin, kundi makinig o makipag-usap sa Diyos. So, intentional prayer focuses your attention on God and in His Word and really worshiping God. Amen? So, unceasing prayer and intentional prayer, pag natutunan mo to pareho, kailangan mo pareho to eh. Hindi lang yung isa. Ha? Kundi dapat pareho itong matutunan mo, na anumang oras, may ginagawa ka man, o wala, you can pray. At talagang nagagawa mo rin na ito lang ang gagawin mo. Nagagawa mong ilagay sa buhay mo ito, yung talagang makipag-usap lang sa Diyos. Kailangan mo pareho yan, kapatid. Amen? Kaya lang, yung iba, parang doon lang sa unceasing prayer or without ceasing prayer. Yung bang kahit anong oras, okay lang. Kahit anong lugar, ano ba, kahit nadidisturb ako kay ano, I can still pray. So, ganun yung mga kapatid. Kahit anong oras yan, okay? Kahit anong ginagawa mo, pwede kang makipag-usap sa Diyos. Iba, okay sa ganun. Kaya lang, ang problema ay wala naman silang tinatawag na intentional prayer. Probably, they are so busy. Yung iba naman ay mas gusto nila yung mag-schedule. Once a month, once a week. Pero ang problema ay walang, lumilipas ang isang araw, ay hindi nakikipag-usap sa Diyos. So tandaan natin, we need both unceasing prayer and intentional prayer. Unceasing prayer is for any atmosphere. Kahit saan kang lugar niyan, kapatid, sa trabaho, sa bahay, ano man ang ginagawa mo. But intentional prayer is for a certain atmosphere. Talagang merong isang lugar ka lang, kapatid. Merong ka talagang oras para ikaw ay manalangin. Yung iba, ang problema mo, intentional prayer. Ang iba naman, ang problema, yung tinatawag nating unceasing prayer. Because unceasing prayer is spontaneous. Ibig sabihin, anytime, tuloy-tuloy yan, kapatid, anumang oras, gusto ko rin kausapin ng Diyos, nagagawa mong makinig sa Diyos. At anumang oras, anumang sitwasyon sa buhay mo, ay nagagawa mong makipag-usap sa Diyos. And intentional prayer, sabi ko nga, is scheduled. Talaga yan, mga kapatid. So, kaya kailangan ng disiplina dyan, mga kapatid. Amen? Alam niyo ba na ang walang tigil na panalangin, walang humpay na panalangin, ay nagpapahaba ng buhay? Yes. Haba ang buhay mo dyan, kapatid. And if you are continually praying, kapag ikaw patuloy na nanalangin, and you are constantly
aware of the presence of God. Pero pansinin po natin, only intentional prayer can produce depth. Yung lalim. Do yung unceasing prayer, walang tigil, walang humpay, pwedeng magpahaba ng buhay mo yan, kapatid. Tuloy-tuloy. Kaya lang, mababaw ang panalangin. Pero yung talagang maglalaang ka ng panahon, scheduled, time, and place, diyan lalalim, kapatid, ang relasyon mo sa Diyos. Diyan lalalim ang talagang prayer life mo. So, pwedeng may panalangin araw-araw. Like, panalangin sa pagkain. Di ba? Bago ka pumasok sa trabaho. Pag upo mo sa trabaho, habang nagtatrabaho ka, bago ka umuwi, habang nasa sasakyan ka. So, pwede araw-araw na panalangin. Kaya lang, hanggang dun lang yun. Pero pwede rin namang may panahon na inilalagay ka talaga na manalangin. Kaso, kung di naman magiging consistent yun at regular, it becomes useless din, mga kapatid. Hindi rin ito magbibigay sa iyo ng pag-unlad at paglago pagdating sa panalangin. Hindi ito magbibigay ng lalim o pagpapahalaga talaga sa pananalangin. Kaya yung iba, kahit walang pagwalang problema, walang pangangailangan, ay hindi na nagpe-pray. Pero yung matutunan mo talaga na intentionally you pray, may problema o wala, andiyan ka sa presence ni Lord. So again, unceasing prayer produces longevity. Intentional prayer produces depth. So gusto ko mas tingnan pa natin itong dalawang ito, mga kapatid. Kasi kailangan natin ito pareho. Kasi ako, naniniwala, may mga Christian pa rin. Walang time to pray, to really pray. What I'm trying to say is yung intentional prayer. Wala ka talagang yung tinatawag na secret place of the Most High. Pero nagpe-pray ka naman araw-araw. Kaya lang, iba po yung tinatawag na prayerful Christian. Nagiging lifestyle mo talaga ang manalangin na hindi lang yung prayer for the food. Yung meron ka pa rin talagang panahon na to listen, na yung makinig ka sa Diyos. Yung alamin mo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. At hindi mo ito ginagawa occasionally, but regularly. So let's see about unceasing prayer more. About this unceasing prayer. So, sabi natin, yung walang humpay, walang tigil na panalangin, nagagawa mo na kahit anong oras nakakapanalangin ka, kasi alam mong you are aware about the presence of God. Kasi alam mo na andyan si Lord, kasama mo siya. Kaya kahit ano, hindi mo kinakailang pumunta sa isang lugar lang, o dito sa church, kapag wala ka na dito sa church building, ay hindi ka na makapag-pray. Pag walang prayer meeting, ay hindi ka na makapag-pray. No. Because you are aware about the presence of God. Anytime you can pray. Alam mo yan, kapatid, nakasama mo ang Diyos sa loob ng bahay, sa trabaho, sa church building, kahit anong ginagawa mo, naglalaba ka, nagluluto ka, nagdo-drawing ka, nagko-computer ka, alam mo that God is with you. So ano mang oras pwede ka mag-pray, kapatid? Amen? Kapag alam mo yan, ang banal na Espiritu ay laging sumasa sa iyo. Every place, every room is a prayer room. Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. This is a commitment to be a prayerful. Commitment po yan, kapatid, na alam mo na lagi mong kasama ang Diyos. Hindi ito nakadepende sa iyong pastor o sa kapatid. Of course, kailangan natin magpanalanginan sa isa't isa. Pero yung alam mong kasama mo ang Diyos, hindi mo kailangan tawagin si pastor, hindi mo kailangan tawagin si leader. You don't need to do that because you know that God was with you. At any time, you can call upon the name of the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng walang tigil, walang humpay na panalangin. Ano mang oras, ano mang sitwasyon, nagagawa mong manalangin. Philippians chapter 4, verse 6. Ito po ang nakasulat sa Filipos, kabanata 4, talatang 6.
Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Hallelujah. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Sa halip, ito po yung pinapagawa sa atin. Ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Alam ng Diyos na tayo ay nag-aalala. At hindi imposibleng hindi tayo mag-alala. Imposible man na hindi tayo mag-alala, o imposible naman, tama yun, imposible na hindi tayo mag-alala. Tama ba? Pero posible rin na hindi ka mag-alala. Nalito na rin ako rin. It is impossible not to worry. You will worry every day. Mag-aalala ka, kapatid. Okay? But it is also possible, okay, not to worry. Amen? Sapagkat yan ang sabi ng salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. So, posible na hindi tayo nag-aalala. Posible na huwag kang mag-alala, kapatid. Sapagkat anumang sinabi ng Diyos, naniniwala ako na yan ay posible, kaya pinapagawa sa atin. Amen? Kaya sabi ng verse 8, bukod dyan, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ang sabi ron, ilagay niyo, lagi ninyong isaisip. So, it's a commitment of the mind and the heart. Hindi ka naman sasabihan ni Lord talaga niya kung imposible yan, mga kapatid. Kaya kung nag-aalala ka ngayon, sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala. Anong dapat mong gawin? Manalangin. Kaya anumang sitwasyon, saan ka man naroon, kapatid, anumang oras, pwede kang manalangin. Why? Because you are aware of the presence of God. Nakasama mo ang Diyos anumang oras, anuman ang ginagawa mo, saan ka man naroon, kapatid, kasama mo si Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So kung nag-aalala ka, yung isip mo magulo ngayon, pwede mong isaayos yan, kapatid. You can fix your thoughts. Pwede yan. Posible yan, kapatid. So it's possible to choose what you think. What will you think? So pwede mong piliin ano lang ang iyong isipin. Sapagkat sinabi rito, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Minsan, unintentional, nagagawa mong isipin yung mga negatibong bagay. At yung iba, talagang sinasadya mong isipin ang mga negatibong bagay. Pero kung nagawa mo yon, magagawa mo rin isipin ang mga mabubuting bagay para sa iyo. Posible yan, kapatid. So it's possible to control your thoughts. You can control your thoughts and choose to make that commitment to become mindful of God. Yung alam mong kasama mo lagi si Lord. Pwede mong isipin yon. You know what I'm trying to say is, pwede mong ilagay sa isip mo na kasama ko si Lord. At kapag kasama ko si Lord, hindi dapat ako manatiling nag-aalala. Amen? Kaya mong gawin yan, kapatid, sapagkat sinasabi sa atin ng Diyos ngayon yan, na lagi niyong ilagay sa isip ninyo ang mga mabubuting bagay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Kaya yung mga magulo ang isip ngayon, itong ilagay mo sa isip, nakasama mo si Lord. Kahit saan ka naroon, anumang sitwasyon mo, kasama mo si Lord. So unceasing prayer is all about committing to choosing to think about God as often as possible. Anumang oras yan, kapatid. Amen? Alam nyo, kapag nagawa mong laging nasa isip mo si Lord, kaya kahit anong sitwasyon mo, hindi ka makakalimot tumawag sa Diyos. Hindi ka makakalimot makipag-usap sa Diyos, sapagkat laging laman siya ng isip mo, kapatid. At kapag alam mo, you're aware of that, you were like, makikita mo kung anong gusto ni Lord, magiging gusto mo rin. Yung ayaw ni Lord, magiging ayaw mo rin, kapatid. So unceasing prayer is a commitment to thinking about
God. All the time, anywhere. Kapag nagawa mong laging nasa isip mo si Lord, I'll tell you, brothers and sisters, it will change your life. When you are mindful of God, hindi lang yung kasama mo si Lord, ikaw mismo makakasama ni Lord, kapatid. Amen? So, ang panalangin ay hindi kinakailangan, mga kapatid, na ikaw ay inilalapit sa Diyos. No. Malapit na sa iyo ang Diyos, kapatid. Malapit sa iyo si Lord. Amen? Ang problema natin, we're not aware of that. We're not aware. Ha? Ang prayer hindi naglalapit sa iyo sa Diyos. Kailan ka nalayo sa Diyos? No. The problem is you are not aware na ang Diyos ay laging nariyan para sa iyo. Kaya pag nakasanayan mo yung lagi kang nananalangin, laging laman ng isip mo si Lord, kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay mo, hindi ka matatakot. Hindi ka mananatili, nag-aalala, because you are mindful about the presence of God. Amen. So let us see the benefits of unceasing prayer. These are the benefits of unceasing prayer. Yung alam mo, you are aware of the presence that is always with you. These are the benefits. Number one is the joy of the Spirit. And second, the pleasure of the Lord. And third, spiritual awareness. So the joy of the Spirit, Ephesians chapter 4, verse 13. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. So sinasabi po rito na huwag daw natin bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya pag sinunod mo ang banal na Espiritu, matutuwa siya sa iyo. Huwag na natin siyang bigyan ng kalungkutan. Ano ibig sabihin? Kabaligtaran, bigyan natin siya ng kasiyahan. Yung matuwa sa atin ng banal na Espiritu, masiyahan sa atin ng banal na Espiritu. At isa na ikasisiyahan niya, yung hindi tayo nag-aalala. Hindi tayo manatili sa ganyang sitwasyon. Bagos na ipapakita natin na tayo sumusunod sa sinasabi ng salita ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Diyos, and I'll tell you will begin to sense the joy of the Holy Spirit. Mararamdaman mo yan. Bakit? Sapagkat pag naggalak ang banal na Espiritu, pag natuwa sa'yo ang banal na Espiritu, mararamdaman mo yan. Sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa'yo. He dwells inside of you. So pag natuwa ang banal na Espiritu, you will sense that. And you know what will happen? The joy of the Holy Spirit becomes your joy. Ang kagalakan, kasiyahan ng banal na Espiritu ay magiging kagalakan mo rin yan, kapatid. At alam mo ba, ang kagalakang ito ng banal na Espiritu ay hindi nawawala sa iyo? Nasa sa iyo yan, kapatid. Habang buhay sa iyo, permanente yan, kapatid. Hindi nawawala yan. Sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, may problema o wala, ang banal na Espiritu ay suma sa iyo. At kasama ron sa bunga ng banal na Espiritu ay kagalakan. Kaya kung nasa iyo ang Holy Spirit, nandyan yung joy. Kailangan lang aware ka dyan, kapatid. Amen? And another thing is this. Another benefit is the pleasure of the Lord. Ephesians chapter 5 verse 10. Alamin ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Alamin daw natin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. So kapag alam mong kasama mo ang Panginoon, ginagawa mo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon, mararanasan mo ang kagalakan sa Panginoon. His likes and His dislikes become your likes and dislikes. In pleasure of the Lord. Yung kalugdan ka ng Panginoon. Sapagkat alam mong kasama mo si Lord. At ginagawa mo kung ano nakalulugod sa Kanya. At dahil yung kagalakan ng banal na Espiritu ay nagiging kagalakan mo rin, you will enjoy pleasing the Lord.
And because of that, iiwas ka sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ano mang bagay na ayaw ni Lord, ayaw mo na rin. At yung gusto ni Lord, yun ang magiging gusto mo. So nagagawa mong piliin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. At kapag nagawa mong piliin kung ano ang nakalulugod sa Panginoon, magagalak ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay nariyan, mararamdaman at mararamdaman mo ang kagalakan ng banal na Espiritu. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! So another benefit of unceasing prayer is spiritual alertness. Ephesians chapter 6 verse 18. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Sa lahat ng oras. Ano mang pagkakataon yan, kapatid. At ang sabi rito, ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Yes, we don't know what to pray and how to pray, but the Holy Spirit that dwells inside of us, He will teach us on what to pray and how to pray. Huwag kayong magpabaya. At ang sabi rito, patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Mga kapwa Kristiyano, hallelujah. So, hindi ka magiging pabaya na sinasabi sa atin dito na huwag tayong maging pabaya. Ibig sabihin, huwag tayong makalimot. Alam natin, kasama mo si Lord. Huwag mong pababayaan yung pananalangin na alam mong kasama mo si Lord. Anumang oras, nandyan si Lord. Pwede kang manalangin sa Diyos. Pwede kang tumawag sa Diyos. Huwag kang maging pabaya sa ganung bagay, kapatid. At ang sabi rito, hindi ka magiging pabaya kung patuloy kang nananalangin. Pray without ceasing. Walang tigil, walang humpay. Hindi ka matataranta, hindi ka magmamadali. Sapagkat nakasanayan mo na, araw-araw, may panalangin ka. Parang ano lang yan eh. Sa pagdadrive, nung matuto ako magdrive po talaga, kaskasero ako. Mabilis ako magdrive. Lalo na pag ako lang ang nagdadrive. Pero alam nyo, kapag sakay ko si Pastora Pia, lalo na yung the whole family, my whole family, mga anak ko nandyan, ay ibang drive ko, siyempre. Hindi kasi bilis nung ako lang. Lalo na nung talagang mga bago-bago pa, mga kapatid. Ibang drive ko, napakabilis. Pero pag alam kong kasama kong pamilya ko, ay bumabagal ako. Ano ibig sabihin? Nababago ang driving lifestyle. Ganyan din pag aware ka na kasama mo lagi ang banal na Espiritu sa buhay mo. Ang presensya ng Diyos ay laging sumasa sa iyo. Mababago ang buhay mo, kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Be aware of that. So you can pray without ceasing. Walang patid, walang humpay, walang tigil, sapagkat alam mo, kasama mo si Lord, ang presensya ng Diyos ay sumasa iyo, ang banal na Espiritu ay nasa katawan mo, anumang oras, anumang panahon, anumang sitwasyon, saan ka mang nalugar, so alam mo, anumang oras, pwede kang tumawag sa Diyos. May problema o wala, alam mo, nakasama mo si Lord. Kaya, natutuwa sa iyo si Lord kapag lagi kang tumatawag sa Kanya. Nagagalak ang banal na Espiritu, kaya yung banal na Espiritu, yung kagalakan niya, magiging kagalakan mo rin. At gagawin mo kung anong nakalulugod sa Lord. Bakit? Kasi nakasanayan mong kasama mo lagi si Lord. So hindi ka gagawa ng anumang bagay na ayaw ni Lord because you have this spiritual alertness. Amen? Now, let's go to intentional prayer. Intentional prayer, listen to this. The strength of your spirit is directly proportionate to the consistency of your prayer life. The strength of your spirit is directly proportionate to the consistency of your prayer life. Ito po yung lagi natin sinasabi. A prayerful Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. So depende po yan sa pananalangin natin, mga kapatid. Are we consistent in our prayer life? Nagkakaroon ba ng development ang ating prayer life? Nagiging lifestyle po ba natin ang prayer life
natin. So the ceremony of intentional prayer, ito po yung sinasabi natin, the ceremony of intention. I call it the ceremony of intentional prayer. Why? Of course, sabi nga natin, you can talk to God 24 hours, 7 days, 24/7. Okay? Ano mang oras pwede kang lumapit, pwede kang tumawag sa Diyos, saan ka mang nalugar, ano mang ginagawa mo, at ano mang oras, pakikinggan ka talaga ng Diyos. Amen? But the question is this, do you hear Him when He speaks? Si Lord, naririnig ka. Pero naririnig mo kaya si Lord kapag nangusap sa'yo, kapatid? Okay yung unceasing prayer. Kaya sabi ko sa inyo, hindi rin pwedeng walang intentional prayer. Kasi unceasing prayer, anumang oras, anumang ginagawa mo, eh paano pag busy ka na? Minsan hindi na tayo makakapanalangin kung unceasing prayer lang tayo. Kaya kailangan din natin ng intentional prayer. Na minsan we're so busy and distracted na hindi mo na talaga magawang manalangin dahil may kailangan kang gawin, may kailangan kang unahin, pamilya mo, trabaho mo, negosyo mo, sapagkat hindi naman masama yan. Kaya maganda kapatid, meron kang tinatawag na intentional prayer. Amen? Sapagkat di rin naiiwasan talaga maging magulo ang isip mo. Kaya dapat sinasadya mo na lagi kang merong isang lugar, meron ka talagang oras na alam mo doon ay wala kang ibang gagawin kundi kausapin lang ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Meron kang set time and set place. Yan ang idadagdag mo sa unceasing prayer. Yan ang kailangan mo pa, kapatid. Yes, naman nagpe-pray ka araw-araw. Okay, na ano man ang ginagawa mo, pwede kang manalangin. Pero ito, yung wala ka sa ginagawa mo, wala ka sa trabaho mo, wala ka sa negosyo mo, wala ka sa paglalaba, wala ka sa pagluluto, kundi nandun ka lang sa presence ni Lord. Na alam mo na ikaw lang at ang Diyos ang nariyan sa lugar na yan at sa oras na yan, kapatid. Pwede kang manalangin sa trabaho, pero that within 8 to 5, nasa work ka, kapatid. Pero pwede ka pa rin manalangin. Pwede mong kausapin si Lord habang nagko-computer ka. Kasama mo ang computer, kasama mo ang paperworks mo, kasama mo ang labahin mo, kasama mo ang lutuin mo, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pero yung intentional prayer, ikaw lang at ang Diyos. Kailangan natin yan sa buhay, kapatid. Kaya sabi, tinuro sa atin ng Panginoon sa Kristo, Matthew chapter 6, verses 5-6. So I still have 5 minutes or 2 minutes. Kapag nagnanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin lang nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto na nansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, ito po ang turo ng Panginoon sa atin. Sa halip kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, wala sa trabaho, wala sa negosyo, wala sa kusina, wala sa maraming tao, ikaw lang at ang Diyos. At ang sabi rito, at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. That is intentional prayer. Kung hindi intentional, hindi mo magagawa yan, kapatid. Kung hindi gagawing intentional. So prayer is more than just thinking about God. It is also setting the time to focus on God. Kasi kayong dalawa lang ni Lord. May ganyan ka bang moment? Dito mamaya, magpe-pray tayo. Magkakasama tayo rito. Okay yan. Unceasing prayer. Pero ang tanong, kapatid, meron ka bang moment na kayong dalawa lang talaga ni Lord? Baka yan ang kulang sa'yo. Baka ito yung wala sa atin. Like Jesus Christ, pansinin natin si Jesus, talagang laging may moment. Kaya antindi ng momentum. Mark 1:35, kinabukasan ang madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. Madalas kasama niya ang mga alagad, pero alam niyo, mas madalas ang kasama lang niya
ay ang Diyos Ama. Saan ka madalas, kapatid? Di masama ang mga mayan. Kailangan mo yan, pero baka kailang idagdag mo yung isang lugar na kung saan kayo lang ang naroon ng Diyos. Luke chapter 5 verse 16, pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Alam natin ang Panginoon sa Kristo ay naglilibot kung saan-saan. Gala si Lord. Madalas nandun siya sa Galacia. Pumupunta sa karamihan ang mga tao. Pero ang sabi rito, pero madalas, siya ay laging pumupunta sa ilang at doon nananalangin. Kahit nga nagpasama pa siya kay Pedro, Juan at Santiago, pero dumistansya pa rin ang Panginoon sapagkat ang kakausapin niya ay ang Diyos Ama. Siya lang at ang Diyos. Kaya sabi ng Mark 14:49, araw-araw ay nasa templo ako at nagtuturo at naroon din kayo. Pansin ninyo ang Panginoon sa Kristo. Araw-araw daw pumunta sa templo. Nagtuturo, nagmi-ministry. Di po ba? Araw-araw yon. Araw-araw may ginagawa rin tayo. Araw-araw probably some of you nagtatrabaho. Araw-araw naglalaba. Araw-araw pumunta sa opisina. Marami tayong ginagawa araw-araw. Pero pansin ninyo ang Panginoon, kahit araw-araw nagmi-ministry, hindi niya nakakalimutan ang laging pumunta sa ilang na lugar na kung saan siya lang at ang Diyos Ama ang naroon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na we're so busy. We have 24 hours a day, brothers and sisters. If you really want to develop your lifestyle of prayer, you need these two. You need both unceasing and intentional prayer. Amen? Palakpakan niya natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah! So, kamusta ang ating prayer life? Maaring shallow? Maaring unceasing prayer lang? O maaring sinubukan mo magkaroon ng intentional prayer pero hindi na naulit? I challenge you and I encourage you tonight. Let us go back. Let us restore our prayer life. Without unceasing and with intentional prayer. Tayo pong lahat ay pumikit. Tayo po'y manalangin, Father, in Jesus' name, dalangin ko po na maging buhay muli ang aming panalangin. Maging buhay namin ang panalangin. Mabuhay muli ang aming panalangin. Kami ay maging mapanalanginin. Nawa hindi lang sa trabaho kami nananalangin. Hindi mo lang kami nakita sa negosyo nagpe-pray o kami ay naroon sa pagninegosyo, sa pagtatrabaho, pag-aaral, ay nagagawa naming manalangin sa'yo, tumawag sa iyo. At madalas, ikaw lang ang nakikinig sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami na ma-develop ang aming prayer. Na kung saan ay may lugar kami at oras sa bawat araw na kung saan ikaw lang at kami. Ikaw lang at ako. Na kung saan panahon naman upang ako ay makinig sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Kami po ay lumago sa aming buhay panalangin. Kami ay laging maging aware sa presensya mo at magkaroon ng malalim na pakikipag-usap sa iyo. Magkaroon kami ng laan na panahon sa iyo lang, Panginoon. Patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami, aming Diyos. In Jesus' name. And if you believe it, say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sir Ken? Amen. Maraming salamat po, Pastor Kim, sa naibahagi niyo po mensahe sa bawat isa po sa amin. At ngayon po, tayo po ay patuloy na dadako sa ating pong pananalangin sa Panginoon. At ako po ang maglilid sa pagpipray po sa ating nation, si Brother Obet naman po sa ating church, and of course, sa lahat po ng mga prayer request ay kay Pastor Kim po. Sige po, inaanayan ko po ang lahat na patuloy po tayong dumako sa diwa
ng panalangin at paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito po ay patuloy kami lumalapit at nagpapakumbaba. Nasa gabing ito, Panginoon, ang aming mga buhay ay magamit mo para po sa pag-pray o God sa aming pong bansa, ang Pilipinas, Panginoon. Lord, alam mo po ang kinakaharap nito. Alam mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa. Lord, dalangin namin na ikaw po ang Diyos na patuloy na tumulong sa amin. Magmula, Panginoon, sa aming presidente kay Pangulong Duterte, Lord, nalapit namin siya sa iyo na patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, amen, ng kalakasan, Panginoon, at ilayo mo siya, O God, sa lahat ng uri ng karamdaman. Lord, in every decision din po na kanyang ginagawa, ay patuloy, O God, na samahan ito ng iyong karunungan. Maging yung mga tao, Panginoon, na nakasama niya, yung kanyang mga advisors, O God, amen, ito po ay aming inalapit sa iyo. Lord, we are also praying right now sa lahat ng mga kasama niya sa gabinete, mga senators din, Panginoon, bawat mambabatas, O God. Lord, continue to give them the knowledge and the wisdom, O God, na sa ganoon ay mapamalaan nila na maayos ang aming pong bansa. Lord, bagamat nasa kanila ang mga pagpaplano, pero naniniwala kami, O Diyos, na nasa iyo ang katagumpayan ng lahat ng ito. Hallelujah. Sige mga kapatid, patuloy din natin ilapit sa Panginoon ang Department of Health na siya nagiging busy sa mga oras na ito sa panahon ng pandemya. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga frontliners namin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga doctors, ng mga nurse, Panginoon, sa lahat, O God, ng mga nagiging frontliners, Panginoon, para kaharapin ang COVID na ito. Lord, dalangin po namin sa pagkakataong ito ay patuloy mo silang bigyan ng karunungan. Amen. Lord, we apply the blood of Jesus, amen, upon their lives, O God. Ingatan mo sila, palakasin mo sila, partagin mo sila, Panginoon. Lalo na, O God, sa tuwing sila ay nawawalay sa kanilang pamilya, kundi Lord, to comfort them, Panginoon, at ayaan mo na maunawaan ng kanilang mahal sa buhay, yung tawag, O God, ng kanilang paglilingkod, yung tawag, Panginoon, ng kanilang trabaho. Lord, right now ay nilalapit namin sa iyo ang mga COVID patient, O God. Amen. Lahat, Panginoon, ang tinamaan ng karamdamang ito. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. And Lord, we are declaring right now, amen, na sila ay pinagaling mo na, O God. Lord, lumalapit kami sa iyo. Kalakip ang aming pananampalataya. Lord, that 2,000 years ago, anumang karamdaman, Panginoon, ay iyong pinagaling na. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasan, maging yung mga mahal po nila sa buhay. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, ganun din po sa Department of Education. Sa lahat, Panginoon, na namamahala dito. All the school heads, all the principals, Panginoon, mga teachers, O God, Lord, ito pong nangyayaring new normal sa education, Panginoon, patuloy na makapag-adjust ang bawat iya sa amin, mga magulang, Panginoon, mga mag-aaral, O God. Lord, anuman pong stress, depression, Panginoon, na maaring kaharapin ang bawat iya sa amin, ito po ay aming winawasak in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na anuman ang sitwasyon, O God, anuman ang aming pinagdaraanan, Lord, hindi mo kami iniiwan, kundi, amen, Panginoon, sinasamahan mo kami, O God. Lord, ikaw po ang Diyos na magbigay sa amin ng kalakasan at ng kasiyahan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo, O God, na patuloy ni ikaw ang aming madakila, amen, at maitaas sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Sige po, ipanalangin po natin ang ating pong iglesia. Sama-sama po tayong manalangin sa gabing ito. Sige po. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa kalayaan na kami po ay makasamba sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay tunay na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, minamahal po namin, O Diyos, ang iyong iglesia. Panginoon, iniling po namin na dalin mo kami sa nais mong pagdalin sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po ang manguna. Pangunahan mo ang aming iglesyang ito, O Diyos. Tungo, Lord, sa naisin mo. Hayaan mo po, O Diyos, na gamitin mo bilang instrumento ang iglesyang ito, Panginoon, sa kaligtasan ng bawat isa ng tao. Gamitin mo ang iglesyang ito, Panginoon, bilang instrumento sa kagalingan ng may mga karamdaman. Gamitin mo, Panginoon, ang iglesyang ito, O Diyos,
para po sa pagyamanin, Panginoon, ang nasa kahirapan. Hayaan mo po, Lord, na makita mo, O Diyos, ang iglesyang ito na nagkakaisa, nagkakaroon ng pagtutulungan as one family, O God, at yung nananalangin sa iyo, Panginoon. Dalin mo kami, Lord, sa pananalangin, yung unceasing prayer, Panginoon, intentional prayer, O God. Hayaan mo po, Lord, na makita mo ang bawat isa sa amin, Lord, na ginagawa ang mga ito, Panginoon. Lord, nilalapit din po namin sa iyo ang aming pastor, ang mga leaders ng iglesyang ito, Pastor Kim at Pastora Pia. Dalin mo sila, Panginoon, sa naisin mo, O Diyos. Salamat sa ministeryo na ipinagkaloob mo sa kanila. Lord, hinihiling po namin, Lord, na bigyan mo sila ng kagalakan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kung saan naroon ang kapaguran, kung saan naroon ang stress, Panginoon, hayaan mo, Lord, na palitan mo ito, Lord, ng kagalakan na nagmumula sa iyo, kasipagan na nagmumula sa iyo at pasasalamat. Panginoon, maraming maraming salamat, Lord, sa buhay nila na ginagamit mo sa iglesyang ito, O Diyos, lalo na po, Lord, sa mga kapatiran. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ng ang lahat, Lord, ng cell leaders, even, Lord, the department heads, O God, Lord, ang primary, Panginoon, ang mga cell leaders, Lord, na ginagamit mo para po sa panghihikayat ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng kagalakan. Bigyan mo, Panginoon, ng kasipagan ng bawat isa. Hayaan mo, Lord, kung ano ang iniuutos mo, yun lamang ang aming gagawin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na kami ay maka-align sa naisin mo, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, even, Lord, the members, O God. Hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng pusong makiisa sa gampani na iniaatang mo sa amin, Panginoon. Lord, inihiling po namin, Lord, na makita mo, Lord, na ang iglesyang ito, Lord, ay yung merong unity, Panginoon. Lord, nagkakaisa, Panginoon, sapagkat naniniwala kami ang signs and wonders ay patuloy mo pong ipagkakaloob, mararanasan, Panginoon, ng iglesyang ito, makikita ng aming mga mata, Panginoon, ang signs and wonders, O God, na inilaan mo para sa iglesyang ito. Maraming maraming salamat, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kapatiran na nakikiisa, Panginoon, maging sa panalangin ito, O Diyos. Salamat, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise the Lord. Ngayon po ay mananalangin tayo sa mga kapatiran po natin na naglagay po sa comment. Ang mga prayer request po ito, napakahalaga po na tayo ay nagsasama-sama sa prayer at nagkakasundo, nagkakaisa sa panalangin. Sapagkat pangako po ng Panginoon, ang sino magkaisa, magkasundo sa panalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito'y ipagkakaloob sa atin ng ating Diyos Ama. After this, magpe-pray ko rin po kayo ng mga narito po sa kasama natin dito ngayon sa panalangin. Magpe-pray po natin, meron po rito si Diane Labramonte, Prese Domingo, Janice Sangilan, Abby Wensalida, Rosalie Tuason, si Ma'am Judith Ortiz, requested by Mr. Sarken, Joanna Villacorte, Caroline Ramos, Abby Wensalida, Hazel Eliorando. So ano man pong kahilingan nyo, especially sa mga may kahilingan po na karamdaman, I encourage you because sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man sumasampalataya, magkakaroon ng ganitong tanda, ang sino man anumang mapatungan ng kanilang kamay na may pananampalataya, na kanilang karamdaman ay magsisigaling. So I encourage you sa may mga healing na request, patong mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong karamdaman. Magkakaisa tayo ngayon, magkakasundo ayon sa salita ng Panginoon. Maniwala po tayo na tatanggapin mo ang kagalingan para sa iyo. Okay? So sige po, sa mga may sakit, ipatong mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong karamdaman ngayon. O kung ito man ay kahilingan mo para sa iyong isa sa miyembro o kasama mo sa iyong sambahayan, itaas mo ang iyong kamay para sa kanila. Manalig ka, kapatid. Dakilang Diyos, nagkakaisa po kami, nagkakasundo. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yes. Sa iyong salita, na ang sino mang sumasampalataya sa iyo, amen, ay mayroong ganitong kapangyarihan na anumang mapatungan ng aming kamay sa bawat bahagi ng aming karamdaman sa katawan ay magsisigaling. Right now, Father God, in the name of Jesus, we lay our hands towards our sickness, believing that there is healing in the name of Jesus.
By His wounds, we are healed. The blood that was shed from His body on the cross, we apply it in the name of Jesus. Amen. Now receive your healing in the name of Jesus. We thank you, Father God. We claim it. We declare it and receive it. In the name of Jesus, we are healed. Thank you, Father God. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin para sa bawat pamilya na may kahilingan. Dakilang Diyos, patuloy din naming inilapit. Taas mo, kapatid, yung may kahilingan ngayon para sa iyong pamilya. Taas mo yung kanang kamay. Hallelujah. Manalig ka. Lord, inilapit ko po sa iyo ang bawat sambahayan na mayroong pangangailangan ngayon. We pray, Father God, for protection, restoration, and even healing, Lord. Pagkakasundo, pagpapatawad, pagkakaisa, pagmamahalan, kapayapaan, kagalakan sa bawat miyembro, bahagi kasama sa pamilya, right now in the name of Jesus. Lord, pinapaalis namin anumang hindi pagkakasundo, espiritu ng pagkakagalit, pag-aaway-aaway, espiritu ng paghiwalay, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. We thank you, Father God, for your love, joy, peace in every family in the name of Jesus. Hallelujah. Manalangin tayo sa mga nagtatrabaho, sa work, sa business, in the name of Jesus. Father God, I pray right now, lift your hands. If you're asking, praying for your work and for your business right now, Lord, we ask this in the name of Jesus, Father God. Give them the wisdom, promotion, expansion in the name of Jesus. Lord, naniniwala kami kahit sa ganitong sitwasyon. Walang imposible sa iyo. Walang bagay na hindi ka na pangyayari right now in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Pagtagumpayin mo ang bawat negosyo at patuloy, Lord, ang mga nagtatrabaho, patuloy mo silang palakasin, ingatan, at bigyan ng karunungan, at yung kailangan nilang increase sa sweldo, promotion, ay iyong ipagkakaloob sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At anumang gawa ng kaaway ay hindi makapananaig in the name of Jesus. In the name of Jesus, we thank you, Lord. We believe in you, Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. At mga narito ngayon sa kasama natin sa lugar na ito, just lift your hands unto the Lord. God sees you and God knows everything. Hallelujah sa buhay ninyo. Father God, I ask your favor. We ask your favor right now, Lord. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Even financial breakthrough, Panginoon, ay aming inilalapit sa iyo in the name of Jesus. Yes. And even Lord, in every ministry, Panginoon, yes, itinataas po namin sa ito, yes, ipinagkakatiwala po namin sa ito, Lord. I pray right now, yes, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito ngayon. Hallelujah, with your favor, Father God, yes, in the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. We thank you, Father God. We give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. And everybody will say, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. To God be all the glory. So thank you so much po sa lahat ng mga nakasama namin, kapatiran, dito po sa ating face-to-face gathering. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. And of course, maraming salamat din po sa mga nanood sa kanilang pong mga tahanan. Muli po, ako si Brother Ken Ulang. Ako po si Brother Obet Orlanes. My name is Pastor Kim. Always remember that we are a family. God bless you. Okay, praise the Lord.